Madaragdagan pa mga bibiyaheng Transport Network Vehicle Service o TNVS dahil sa 100,000 prangkisa na bubuksan ng LFTRB. May unang balita live si Nico Wahe. Nico? Ivan, may mga pabor at mayroon din namang hindi sa plano ng LFTRB na dagdagan ng 100,000 na prangkisa ang mga TNVS. Pabor para sa mga pasahero pero hindi sa mga kasalukuyang driver na ngayon pa lang daw ay hirap na. E paano pa pag nadagdagan pa sila? Savior kung ituring ng gaya ni Paula ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS, lalo na kapag madaling araw na kailangan niyang umuwi. Heto nga't inabutan namin siyang nag-aabang ng binok niyang TNVS. Safe siya sa commuters kasi meron tayong records if merong safe yung mga uuwi or not kapag pwede mong isend sa families mo or friends. Unlike sa taxi, yeah, it's more cheaper pero wala kang trackage. Sinigundahan niya ng kambal niyang si Paulo. Sa akin wala namang problem as long as makauwi ng safe. Kaya pabor daw sila na matuloy ang pagbubukas ng LFTRB ng 100,000 franchises ng mga TNVS. Yan ay para hindi na sila mahirapang mag-book. Medyo mahirap mag-book lalo na kapag peak season. Okay sa akin kasi medyo mahirap nga mag-book ngayon. Si Krisha pabor din dyan. TNVS talaga ang palagi niyang ginagamit lalo kapag uuwi sa 10 oras ng gabi. Kasi kanina naghihintay kami ng Grab pero wala kaming mabook kasi nga kulang yung Grab na available and namimili na rin kasi sila as of now. Sabi naman ng isang TNVS driver, baka makatulong daw ang dagdagan na mga TNVS sa mga namimili umano ng mga pasahero. Okay lang kasi pasipagan lang naman to eh. Tapos tiyaga. Sabi ni LFTRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, driver's license at 15-hour seminar ang paunang requirement. Maglalabas pa sila ng memorandum para sa kumpletong panuntunan. Sabi naman ng grupong laban TNVS, tila masyadong marami ang dagdag na papasada ngayong humupa na raw ang demand na nakita nitong holiday season. Nagre-reklamo na po ang mga TNVS dahil syempre bumaba ang demand ngayon kaya medyo lumiit talaga ang kanilang kita. Maghahati-hati sila doon sa demand. Sabi ni Guadis, huwag daw mag-alala na tila babahan ng mga bagong prangkisa. Kasama raw sa 100,000 franchises, iyong nauna lang nilabas ng 45,000 franchises sa mga motor at ang binuksan ng 4,000 franchises sa mga kotse. At di lang ito sa Metro Manila, kundi sa Cebu, Davao at iba pang lugar. Pero ang ilang namamasada gamit ang motorsiklo, hindi rin pabor sa dagdag ng mga TNVS. Sa Angkas tsaka Joyride pa lang po is sobrang dami na po namin. Kumbaga sa isang araw, parang wala na po sa 10 booking ang nagagawa namin. Kagaya dati, maabot kami ng mga 20 rides. Ngayon, 20 rides, hirap na hirap pa kami. Kasi sobrang dami na namin eh. Ivan, samantala mamayang alas 10 ng umaga ay magkakaroon ng final deliberation ng DOTR at ang LFTRB kaugnay naman sa modernisasyon ng mga public utility vehicle. Live mula rito sa Quezon City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News.